Sa ibang balita, may itinalaga ng officer in charge sa Land Transportation Office kapalit po ng nagbitiw na LTO chief na si J.R. Tugade. At may ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Joseph? Connie, si DOTR Assistant Secretary for Communications Sector Villacorta ang itinalagang officer in charge, so OIC, ng Land Transportation Office o LTO. Itong inunuso kanina mismo ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Siya ang magiging complete pansamantala nitong outgoing LTO Chief Assistant Secretary J.R. Tugade na nagbitiw sa pwesto matapos ang sigalote Bautista. Si Villacorta, bago ang kanyang posisyon sa DOTR, ay nagsilbing Executive Secretary sa Commission on Appointments at may 40 taong karanasan sa gobyerno. Ayon kay Secretary Bautista, OIC na ang kanilang itinalaga dahil ang Pangulo ang magtatalaga ng permanenteng LTO Chief sa mga susunod na araw. Nagbigay na raw sila ng mga pangalan sa palasyo na posible humawak sa LTO. Nagharap din kanina si Bautista at si Tugade sa na magiging epektibo ang resignation bukas. Sa turnover ceremony kanina, Connie, inulit ni Tugade ang dahilan ng kanyang pagbibitiw sa pwesto ay ang pagkaiba nila ni Bautista sa paraan kung paano magsisilbi sa bansa at ang kanyang pagbibitiw daw ay para bigyan daan itong si Bautista para punili ng taong mas makakatrabaho nito. Nagkalamat ang relasyon ng dalawa sa issue ng kakulangan ng driver's license at plaka ng mga sasakyan. Sabi dati ni Tugade na hindi naagapan ang supply ng ito dahil sa bagong pulisiya ng DOTR na kung nampas 50 million pesos ang kontrata ay DOTR Central Office na ang hahawak nito. Tugon naman ni Bautista, kinikilala niya ang mga nagawa ni Tugade sa mikling panahon nito at nangihinayang na nagbitiw ito sa pwesto. Narito po ang magkasunod na pahayag nitong si Secretary Bautista at Assistant Secretary Tugade. Na rin po, namin ni Secretary Jimmy Bautista ay dahil po dito, pinili mo na lang bigyan si Secretary Jimmy Bautista ng kalayaan, bilhin kung sino po ang mamumuno dito po sa LDO na mamili po siya kung sino po yung makakasundo niya at mamili po siya dun sa aayon po sa mga polisiya na gusto po ni Secretary Jimmy. I know that they did very well. There's so many projects that they have implemented. Very good project. I'm sure whoever will be the next permanent head will continue on this project. So thank you, ASEC JR. Tony, yun kaya LTO OIC Hector Villanueva, isa sa mga pinatututukan sa kanya nitong si Secretary Bautista ay ang pagsusumite ng financial status ng LTO sa loob ng 15 araw. Ilan sa mga proyekto raw rin tututukan ay yung supply ng driver's license at mga plaka ng mga sasakyan. Sa ngayon, Connie, ay gumugulong na ang procurement process para sa supply ng plastic cards para sa driver's license at may nakalusot na nga na dalawa na mga bidder para rito. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Quezon City. Maraming salamat, Joseph Morong. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.